Ang dating masaganang huli sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal, pumutumal na raw ngayon. Bunsod yan ng di umano'y pagbabawal ng mga Tsino sa mga Pilipino mangingisda na makapasok sa pinag-aagawang teritoryo. Kaya naman ang BFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nagtayo ng mga payaw para makatulong sa mga mangingisda. Live mula sa Masinloc, Zambales, may report si Victoria Tulad. Victoria! Kara, kanina ay personal nating nakita ang hirap sa pangingisda ng mga kababayan natin dito sa Masinloc, Zambales. Ito ay matapos umano silang pagbawalan ng mga Tsino na pumasok sa Panatag Shoal. Mula sa samut-saring buhay sa karagatan, hanggang sa katahimikang mailap sa syudad, mapapahanga ka sa tila tagong yaman ng bayan ng Masinloc sa Zambales. Matunog ngayon ang pangalang Masinloc, kung saan kasama sa teritoryo nito ang Baho de Masinloc o mas kilala bilang Panatag o Scarborough Shoal na pinag-aagawan ng Pilipinas at China. Kabilang ang pangingisda sa pangunahing kabuhayan dito, pero dahil itinataboy raw sila ng mga nagbabantay na Chinese vessels, humina raw ang kita ng mga mangingisdang Pilipino. Para makatulong sa mga mangingisda, nagtayo ng mga payaw ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa ilang bahagi ng West Philippine Sea. Iba't ibang klase ng payaw ang makikita dito sa West Philippine Sea. Halimbawa na nga lamang, yung isa na nasa aking likuran na gawa sa styrofoam. Ayon sa mga mangingisda, sa ilalim ng payaw ay mayroong mga dahon ng nyog na siyang nakakaakit sa mga isda. Malalaman mo kung marami ng isda dahil nagtatatalon sila sa paligid ng payaw. Pero sa mga oras na ito, kahit isang bakas ng mga isda ay wala pa tayong nakikita. Si Efren kailangan bumiyahe ng di bababa sa 14 na oras mula Masinloc patungong Panatag Shoal. Kwento niya, mula nang pumasok ang mga Tsino sa pinag-aagawang teritoryo, wala raw silang magawa kundi maghanap ng ibang mapangingisdaan. At kadalasan, ilang araw silang nananatili sa dagat para lang may maiuwi sa kanyang pamilya. Para kami nga magnanakaw sa kalburot, gabi ang kuwan mo nga para hindi ka makita. Walang maninigarilyo, walang magsisindi ng pusporo para hindi ka makita. O, pag makita ka nila may ilaw ang kuwan, iikot ang barko. Hirap din ang ilan naming nakilalang mangingisda. Kaya may nahuli na kayo? Wala ba? Ilang oras na kayo? Dalawa? Apektado rin daw ang kabuhayan ng mga mangingisda mula Mariveles Pataan na madalas noong mapadpad sa Panatag Shoal. Malaking talagang mawala sa amin doon kasi yung Scarborough na yun, makapal ang isda sa banda na yun. Pag mula malapit yung Scarborough ay nakabulo kami, pinapalayo kami. Kara, ang mahirap pa ay kapag dumating na ang panahon ng mga bagyo, hindi kasi makakalaot ang mga mangingisda at dahil walang kita, ay kailangan pa nilang umutang. Kara? Victoria, gaano raw ba kalaki ang diferensya ng huli nila noon mula sa Baho de Masinloc kumpara ngayon na pinagbabawalan umano sila ng mga mangingisdang Tsino? Iyon kasing sa Baho de Masinloc, Kara, kung let's say mga 3 days sila mangingisda doon, makakapag-uwi sila ng mga 2 tonelada ng iba't ibang klase ng isdang bato, gaya ng lapu-lapu, maya-maya, tanige. Pero ngayon, dito sa mga payaw kung saan sila nangingisda ngayon, mga 20 kilos yung or minsan less than pa yung kanilang nakukuha. Itong mga isdang ito ay kasama yung mga galunggong at kumpara mo dun sa mga isdang bato, Kara, na makukuha sa Scarborough Shoal, ay mas mura itong mga galunggong di hamak kesa dun sa mga isdang iyon. Kaya naman, yung kita nila dati na malaki na let's say 2,500 pesos kada isang linggo, ngayon ay umabot na nga lamang ng 500 to 1,000 pesos per week, Kara. At bukod dun sa mga payaw, may iba pa bang livelihood projects para sa mga apektadong mangingisda? Kasi sinabi mo nga, pinaghahandaan na rin nila yung pagdating ng tag-ulan at saka yung mga bagyo na hindi sila makakapalaot. Yung iba, Karen, adventure not into mag-aalaga sila ng mga biik, ng mga baboy. Pero yung iba, yung isa nga nating nakausap, ang kanyang asawa daw ay matapos nga nitong sigalot sa Panatag Shoal ay nakatambay na lamang. At ang problema nga ay meron din sila mga anak na pinag-aaral. Kaya't ang ginagawa na lamang ni Mrs. ay nagtatrabaho siya ng maigi doon sa palengke. Yung iba naman, nakikisideline sa ibang mga grupo ng mga mangingisda. Yung iba, yun nga, gaya na sabi nating Kara, ay napipilitan na lamang na umutang sa kanilang mga amo. So Victoria, anong tugon ng lokal na pamahalaan dyan sa Masinloc? Talagang pababayaan na lang natin na ipagtabuyan tayo ng mga Tsino?
Yung local na government dito, Kara, umaasa na lang din sa national government dahil itong Masinloc ay isang municipality lamang at wala rin naman daw silang kakayahan pag-amin na rin ng local government para labanan o kontrahin man lamang yung nangyayari nga dito sa mga mangingisda. Bagaman naglabas na sila ng resolusyon na nagsasabi na ang Scarborough Shoal ay bahagi ng Masinloc, ito ay hindi naman daw yata napansin. Kaya nga hanggang sa ngayon, Kara, ang ginagawa na lamang nila ay maghintay na rin ng sagot mula sa national government. Kara? Maraming salamat, Victoria Tulad.